Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. So, ako po ulit si Mami Peng. And for today's video, magbibigay lang po tayo ng reaction about doon sa lumalabas na yung isang balota na wala daw po si Lenny Robredo. Kanina, napanood ko si Katon Ying at pinapaliwanag ni Katon Ying, no? Yung about sa issue na to. So, eto po si Katon Ying muna. Bago tayo mag-react, syempre, kailangan makinig muna tayo sa mga expert bago tayong mga marites tsaka naman tayo magre-react. So ito po si Katoni. New Zealand. Uy, speaking of New Zealand, ano? Patay ka ngayon kung sino ka mga nagpakalat ka. Naku, lagot ka ngayon. 'Di ba naalala niyo no isang beses ginagamit pang kwento na meron daw pong isang Pilipino na nakatanggap daw po ng balota diyan sa New Zealand, yung tinatawag na postal voting, ano? Nakatanggap ng balota. Nako, patay kang bata ka. Noy P, kung sino ka man, lagot ka. Aba, yung palang yung nire-reklamo nila, nagreklamo siya, tapos ginamit na po ngayon propaganda yun ng iba. Mga kaibigan, kung po, wala daw po yung pangalan ni VP Lenny Robredo sa balota. So, ginamit na po yun. May mga sa TikTok, meron. Kinakantsawan pa nga ako nung iba eh. Sabi nung ibang mga maka-VP Lenny, ano, Tonying, hindi ka na kumibu rito. Diba, kumibu naman tayo kahapon. Sinabi natin na iniimbestigahan na yan ng mga kinauukulan. Eto na, mga kaibigan. Eto latest. I'm sure, nabalitaan nyo na rin to kahapon pa to eh. Eto po, ah. Dito po. Ayan. Ito po ay galing sa official Facebook page ng COMELEC. Ito, 'di ba? Re overseas voting ballot with missing candidate's name. Ayan po. So edited po pala 'yan. Eh, wala nga yung pangalan ni Nanay Lenny dito sa tapat ng pangalan ni BBM, pang sampo. Eh, nun pala, edited, inimbestiga po yan ng embassy at saka nung COMELEC. Ito po ang resulta nung, nako, patay kang bata ka, kung sino ka man, lagot ka. Kung sino ka nagkakalat ng ganito, eh, mainit pa naman ito si Commissioner George Garcia sa mga nagpapakalat ng fake news para sirain yung integrity ng halalan. Ako, inihikayat ko kayong magreklamo pagka valid yung reklamo, pero yung katulad nito, inedit pa para lang palitawin na may kalokohan ng anak ko, lagot ka. Patay kang bata ka, kahit saan ka pa nando doon, makukulong ka. Ayos ba ako manakot? Masama talaga yung ginagawa mo, pare ko. Ito. Eh, babasahin ko lang, ha? The Office for Overseas Voting (OFOB) confirms that the photo showing an official ballot received by an overseas voter in New Zealand has been deliberately edited. Ito daw pong official na balota na tinanggap ng isang overseas voter sa New Zealand ay sinadyang likutin o baguhin o i-edit. Bakit daw? To make it appear that VP Robredo's name is missing from the list of presidential candidates. Patay kang bata ka. Ako, ulit-ulitin ko, patay kang bata ka. Lagot ka ngayon kung sino ka man, ay nahunting ka na. Bakit natin nasabi? The OFOB is coordinating closely with the Department of Foreign Affairs and the Philippine Embassy in New Zealand to identify the persons responsible for editing the photo and for spreading said photo on social media. Nakikipag-ugnayan na raw po itong opisina ng absentee voter sa DFA at sa Embahada ng Pilipinas dun sa New Zealand para makilala ang mga tao na responsable sa pag-i-edit ng larawan at pagpapakalat ng larawang ito sa social media. Yari kang bata ka.
Eh dito lang may mahuhula. Well, mag-iimbestiga pa naman siya, pero mahuhulaan mo ngayon kung sino tong may kagagawa nito at ano layunin nito eh. 'Di ba? Nako. Eh yung mga unang nagpakalat dito, yun ang ang dali na ngayong matuntun nun, mga kaibigan. Ang dali na pong matuntun ngayon ng mga nagpapakalat ng ganyan. Kasi meron na pong mga eksperto ang otoridad natin para po matumbok kung sino po yan. Nako. Haba nung kuhang ko eh. Pilatik ko eh. Ano? Inedit pala. Pero ako, lumabas man ang findings na ito ng COMELEC o hindi, eh ako, ang masasabi ko lang po, hindi naman talaga kasi maganda yung nangyari nung nakaraan na nagpa-imprenta kayo ng balota na walang nagbabantay. Kita nyo, may mga ganyan-ganyan. Eh ito, klaro, inedit. Para po palitawing may kalokohan nangyayari dun sa halalan. And speaking, so ayun na nga po, ano, so pinaghahanap na po yung gumawa nito. Ito pala isang edited. So sinadya po na i-edit ito at totoo naman na pinabulaan na ito ng COMELEC na inedit nga daw po yung balota. So naisip ko po ito, kaya ako ito gagawa ng reaction kasi magandang warning po ito para sa both side. Sa lahat po ng mga supporters sa mga kandidato, hindi lang po kay Lenny, kay Isko, kay Manny, maging po sa ating mga BBM supporters. Sa totoo lang, yung iba kasi sa atin dito sa mundo ng social media, pag meron tayong nakita, pinapatulan agad natin. Tapos, yung iba naman, ginagawang biro. No, parang wala lang, out of nowhere, parang gusto ko lang na mag-trip na mag-post ng ganito. So, ayan po, no, warning po sa lahat, maging po sa ating mga BBM supporters, huwag po tayong gagawa. Alam ko naman na marami pong BBM supporters na matino. Pero minsan, parang katuwaan na lang. Huwag na huwag po natin gagawin na gawing katuwaan ang mga balota ng COMELEC. Kasi po, ito po ay magdadala ng gulo sa ating nalalapit na eleksyon. 13 days na lang po at malapit na po ang eleksyon. Tayo po ay gagawa ng matinding istorya. History po ito, history. Magbabalik po tayo ng Marcos at maglilibing po tayo ng mga dilawan. Gawin po natin ito sa tamang paraan, sa tamang proseso. Alam ko po, ang hirap ng laban natin. Lalo ngayon, no, na palapit ng palapit ang eleksyon. Patindi ng patindi ang laban natin. Maging kami pong mga vlogger, kahit hindi po kami sikat, kami po ay nakakaranas ng mga mass reporting, yung mga ganyan, mga fact check na yan. Pero wala na po tayong magagawa. Kasi ito na po talaga ang galawan ng mga dilawan. At ito pong galawan na to, ito po ang ating susugpuin. Kaya ako po ay nakikiusap sa lahat ng supporters ni BBM at ni Sara Duterte. Huwag po tayong makikisali sa mga ganitong gawain. At kung meron po tayong makita na mga ganitong report, bago po natin ikalat sa social media, ipagbigay alam po muna natin sa mas may alam sa atin. Pero syempre, kung may mga kakaibang galawan, dapat po natin itong i-report at dapat pong pasikat at hindi na po tayo papayag na muling magkadayaan sa kahit na kaninong partido, hindi lang kay BBM, kahit kay Lenny pa yan, kay Isko pa yan, sa kahit na anong partido, gusto po natin ay isang malinis na halalan. So marami pong salamat, ako po si Mami Pei, isang Marcos loyalist. 13 days na lang po mula ngayon na April 26, malapit na po. Ito po ang pangarap ng mga Marcos loyalists, ang muling maibalik ang isang Marcos sa Malacanang. So muli ako po si Mami Peng. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, mag-like, subscribe, and pa-click na rin po yung notification bell
para every time po na ako ay mag-upload o magla-livestream na hindi ko lang po magawa sa ngayon dahil nga po medyo masama po yung ating pakiramdam dahil nung nagpunta po tayo ng rally ni BBM sa Luneta, grabe, overcrowded po kami. At napakaliit po ng venue. Kaya hindi po kinaya ng ating katawan. Yung init at yung siksikan. At ayun na nga, pag uwi ko ng bahay, masakit yung ulo ko. And then sinipon ako at ako po ay nilaglat. Pero ngayon po ako po ay okay na. Hindi man ganun ka-okay, pero kailangan maging okay. Hindi po tayo pwede magkasakit kasi kailangan po tayo ni BBM. So muli ako po si Mami Peng at sama-sama po tayong babangong muli.